nga, ang content natin today ay samahan nyo ako mag-interview ng isang kabayan dito sa Doha, Qatar, na pinasok niya ang pagiging sports activities. So, samahan nyo ako guys kung sino si... Pala nun? Sino si Master? Yan. Kasi may kaibigan ako na masyado active sa mga training niya, sa mga sports niya. So, sa isang ka-teammates niya, is in-interview ko siya. So, first time ko mag-interview, pero pinakabahan ako. Hindi siya edited, hindi siya scripted, bigla lang to kasi para maiba naman ang ating gagawin. Today, so inatala na, samahan niyo akong mag-interview. Sino ba si Master? Tara sa guys! Samahan niyo na ako! Interview si Kuya! Ano bang pangalan niyo, Kuya? Jacob! Ayan, interview natin si Kuya Jacob about sa kanyang pananakbo. Ilan taon ka na tumatakbo, Kuya? I've been training for almost 7 years. 7 years? My God! Paano mo, ano naging inspiration mo para tumakbo? The first one that I inspired to do my run is through my dog. Okay. May aso ako eh. May aso. Yung aso ko yun. German dog, ganon. Chihuahua. No, Boston Terrier. Boston? Boston Terrier. Yung malaki mataba yan? Yes, maliit siya pero... Okay. Ayun, cute-cute siya. Kulay itim na... Bakit itim? Yun ang kulay talaga ng Boston Terrier. Eh. I see. Hindi yung kulay... White ba yun? No. Ang kulay niya French talaga. French Bulldog yung baka sinasabi mo. Ha? French Bulldog yata yung pinakulay. Ah. Hindi, di ba may asong maliit lang tapos malaki yung mata niya? Yes, that's French Bulldog. Ah. Tapos meron din yung Chihuahua. Chihuahua. Tapos yung aso niyo? Boston Terrier. Boston. Nandito, buhay pa siya? Marami akong ganun sa... Ay, sa Pinas. Pero dito, London. Bawal kasi, di ba? Oh. So, paano yung pag na... Ang kanina talaga yung pinaka-inspirasyon ko. It's because yung liit ng katawan na yon, nakisabayan sa tumakbo ng 3 kilometers. I started 3 kilometers na. 3 kilometers. Na-surprise ako sa kanya. Ang liit lang ng mapitik ng paa niya. Pero mabilis. Pero nakatakbo siya ng 3 kilometers. Eh, talaga? So, parang sa sarili ko, kung kaya niya. Kaya mo din. Kasi liit lang niya eh. So, it's not about the body. It's about yung set niya na makarating sa dulo. Makarating sa dulo. Tapos, sumasali kayo sa mga, Kayo maingay. Nagbablog ako, maingay. Charot lang. Tapos, sumasali na kayo sa mga patimpalak, gano'n. Actually, puro fun run lang. Fun run. Oo, fun run lang. Yung halimbawa, mga figure run lang, 3K, 5K, 10K. Then all of a sudden, parang napansin ko na kaya ko pa dumiretso. Lumayo pa. Oo, lumalayo. Lumayo ng lumayo. 21 hanggang sa 32, 42. Ah. So, continuously kung sinasanay sa sarili ko na ma-achieve ko yung target na palayo na ng palayo. Palayo na ng palayo. Parang sa 3 kilometers gusto mo matry yung 5. Yes. Parang kasi, parang bata na nagtututo pala maglakad. Noong una, magkukurl-curl, tapos ngayon naglalakad na. Kasi tumatakbo na. Ayan, oh my God, si Kuya. Tapos, question... Ano yung pinakamalayo? Pinakamalayo ko is 227 kilometers. 200? Is siya 90? Tapos 200, oh my God. 227 kilometers, non-stop yun. Ilang days yun? Isang araw. Yun yung pinakamalayo ko. Sa Pinas yun. Ah, sa Pinas. Sa Pinas pala, tumatakbo na. Doon ako tumatakbo. Actually, kasi galing ako sa pag-bibisikleta. So, taga saan po kayo sa Pinas? Bicol. At kasama rin po kayo sa pagbabike. Ay, kayo na. Siklista ako. Siklista. Kaya pa, dahil labang umedad din ako, napapansin ko, lagi akong na-accidente na. So nag-shift na ako dun sa galawan na sa takbo na. Sa takbo na lang. Pinakamurang sport yun eh. Kasi sa bike, lagi na natutumba. Ganyan. It's not about that. It's about yung mayroong maintenance. Yung aksidente. Oo. Hindi mo iwasan. Tapos yung bike, ayusin mo yung bike, i-upgrade mo pa, yung gulong. In
this case, rubber shoes na kailangan mo. Ah, dito, rubber shoes lang. Rubber shoes na kailangan mo. Mas, Nike na, masaya ka na. Ha? Nike lang, masaya ka na. No, Adidas ako. Ay, Adidas. Oh my God, Adidas. Adidas lover si Kuya. Kung makikita mo yan, 2,000 kilometro na tayo takbo niya. Ang saya. So, ano yung ano, motivation mo para sa kanila lang, Kuya? Ang motivation naman kasi is hindi naman manggagaling sa kapwa mo player. Ang sa'yo? Motivation sa sarili mo. Sa sarili mo. Kasi, ang ipapaliwanag ko, yung naglalaro lang ng 5K, 10K, is more on physical strength. It's more on yung katawan lang. Kung anong bilis mo, kung anong lakas mo. Pero pagdating na sa long run, hindi na natin pinag-uusapan yung lakas ng katawan mo. Ang pinag-uusapan na natin doon yung lakas ng isip mo kung paano mo siya tatapusin. Paano mo siya tatapusin. Kasi doon na nagkakaroon ng ano eh, yung border. Ang katawan kasi natin merong hangganan yun eh. May limitation yun. Pero yung otak mo nandoon. Nandoon pa rin. Oh, ay, tama. Kaya magkaiba yung naglalaro ng long run sa short run. So, in my case, kung titingnan mo, kung hindi ka acquainted sa ganitong galawan, iisipin mo sa sarili mo, paano ko ginagawa? Diba? Kasi I need, halimbawa sa akin, on a daily basis, ang kaya ko lang ikargang calories is around 500 to 600 calories. So, meron kayong goal everyday, ito tatakbuhin ko ngayon 5, bukas ganon, iba na nga. Kailangan kasi, bago ka tumakbo, i-mindset mo muna na itong gagawin ko. Kasi pag walang ganon, nandun sa puntong habang tumatakbo ka, tatamarin ka, mawawala ka. Ay, tama. Kailangan meron nakaplano. May goal ka muna. Para ma-achieve mo yung goal na yon, planuhin mo. Planuhin, yeah. Tama. Hindi ka naman basta na... Tatakbo ng tatakbo lang. Ay, tamad na ako. Yoko na, naka-10 na ako. Look, I'll tell you something, no? Merong gagalaw, may sasabay sa akin. Let's say, halimbawa lang, 5 kilometers. Tinakbo niya ng mabilis. Kinabukas ang pagod na siya. Hindi niya naramdaman yung pagod siya. So kinabukas, hindi siya makatakbo. Sinatiwa po, nagkakakbo. Na-intindi mo yung point na yan. Ngayon, sa akin kasi, kung gagalaw man ako ng 5K, sisigurado ko sa sarili ko, may lakas ako kinabukasan. Ganun, on a daily basis ko siyang ginagawa. Pinaplano. Sa susunod na araw, meron akong lakas. Meron akong naiingin na lakas dyan. Hindi pwede yung tumakbo ka ngayon, tapos 4 na araw, 5 araw, 1 linggo, hindi ka na makatakbo. Oo, tama. Parang niloloko mo lang sarili mo. Dito. Alam mo pa, meron ako kasing principle eh. Kung ikaw ay kumakain araw-araw, natutulog araw-araw, nag-face mo araw-araw, ba't hindi mo gawing araw-araw tumakbo? Ako. Kasi, araw-araw ko kumakain. Tapos ngayon, tatakbo ka. Tapos 4 na araw, hindi ka magtatakbo. Hindi ka kakain. Mayroon kasi yung nagtatanong sa akin, Master, ba't ganun? Nag-workout naman ako. Hindi. Pero tumataba pa rin ako. Oo. Kasi nangyayari kasi sa iyo is, ito yung kinakain mong dami. Pero ito lang yung workout mong... Nag-workout ka ngayon, tapos kumain ka na 1 linggo. Tapos workout. Parang walang na-burn. Parang wala rin nasunog. Tama. In my case, lahat yun sinusunog ko. Kaya in my way, wala akong pinipili pagkain. Kasi lahat yung sinusunog ko yun. Nadadala nyo naman yung sarili nyo kasi tama naman sa pangangatawan nyo, para pangangatawan din nila. May kasabihan kasi is, lahat naman tayo papunta doon sa sinasabing hangganan yun. It's your choice kung saan ka pupunta. The healthier life or the unhealthier life. So, kasama niyo sila? Oo. Kasama yan si Bakula. Kasama niyo din siya? Oo. Tumakbo. Buti nakakaya niya sarili niya. Ano na yan? Grabe naman. Oo. Ultra runner na rin. Ultra runner na rin? Sana all. Sana all. Saka, pag nakita mo picture niyan dati, hindi mo makikilala. Bakit? Bakit maitim na rin siya? Hindi. Ano? Pag maitim, pangit na, sampal yung hindi, iba katawan niya dati. Iba katawan niya dati. Mataba siya. Mataba katulad mo. Grabe! Grabe! Makaturog, mataba katulad ko. Bakit ako nakahansip? Ito kasi sabi ko kung ano yung pangatawan ba, mataba ba? Kasi it's not about the body, it's about the mind. Okay. Pero siya, pumayag siya. Yes, definitely. Sexy nga niya. Sexy mo daw. Sana all. Kasi iba yung itsura niya dati. Oo. Nung una ko nakita yan, parang balbalyeno pa siya.
Grabe ka naman. Charot lang. Sabay ikaw. Wala. Joke lang. Sa lahat kayo, DBRC dito. Actually, hindi ako DBRC. Ay, hindi ka DBRC? Paano mo sila namin? Sa kalsada. Sa kalsada? Siya madalas ko lang nakikita sa may Mansoura Station, paikot-ikot. Paikot-ikot? Oh. Mansoura Station? Mansoura. And then, 3 years ago, nakita ko siya, nagrarana din, nagre-relay kami. Ah, so syempre, kabayan. Kabayan, saan ka tumatakbo? Ganon. Yun, doon nagsimula ang lahat. Nakilala namin ang master, ang boka. Sino si Master? Ah, siya si Master! Oh my God! Si vlogger natin. Ano, ini-interview ko na siya kasi kanina parang nakakatuwa yung mga sinasabi niya. Ang sabot lang kasi sa pakiramdam ng sinishare mo kasi ginagawa ko siya. Sinishare. Na ang tingin nila ang parang mahirap. It's not mahirap. Yes, talaga. Mayer. Gusto mo yun eh. Kaya. Mahirap talaga pero kaya. Walang mahirap sa gusto mo, di ba? Meron niyang kasabihan eh. Pag gusto, may paraan. Pag ayaw mo, may dahilan. Bawit tayo next year, Tom. So, yan nga. Thank you, Kuya, sa maikling kwento at sharing ng iyong magandang mensahe. Yan. Uy, makilig ka sa kanya, bakla. Ano? Ano sabi? Kasi, siya yung ano. Ano yung panalo na mo? Pang third place ka ba? Wala kang place. Wala kang place? Wala ka kasi sa lugar? Bakit na wala ka sa place? Actually, sa totoo lang, the best reward is yung makarating ka sa finish line na nakangiti. Ah, kaya yeah. Tama, tama. So, makakuha na yung finish line ko. Oh, sige. Share mo. Kasi yung video mo kasi, damot na ito. Mag-share ng video. Sino ang pinakamagandang babae ang natapos doon na nakangiti? Nakangiti. Lahat ng jump shot pa. First, second, third, last sila. Pagkatapos na. Sila ganun. Kasi malungkot sila. Ako, alam ba? Ganun ako. Naka-jump shot pa no. Val! Hi! Ano diba naman? Ano sana? Nireview ko lahat ng ano nila, ng finish line. Kami lang ni Risa yung ano. Ah, si Ate Risa, isa rin mananakbo. Tayo yung natapos ng ano. Nila, alam mo yung Ay, hindi, hindi last squad sila talaga. Ah, sila, malungkot kasi nahuli silang kasi lumate. Sila, hindi, nahuli sila, nahuli sa sila, nahuli sila, pero... Val! Siyempre, ano sila, rin talaga sila. Rin talaga sila. Ah. Eh, kami kasi, Dati, ginagawa ko. Gumagano ako. Pero itong ulit, gumagano na ako. Kasi ginawa ko siya. Na-finish mo yung 90 kilometers. Na masarap sa pag-aramdam. Ay. Sana all kasama, kaya lang ang syuba ko. Ha? Ang taba ko, baka maiwan ako. Hindi, may pag-asa ka. Ang laki ng pag-asa mo, bakit? Kasi may stored fat kang susunugin kaysa sa amin. Ah. Thank you, Kuya! Salamat!